Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'll be sharing with you kung paano namin pinapaliguan yung husky namin. Kasi alam na ngayon na summer, sobrang init. Tayo pa nga lang naiinit. Ano tayo? Kaya sila na grabe kapal ang balahibo nila. Tsaka sanay sila sa malamig na environment. Ano na, medyo prone din sila sa heat stroke. Kaya kami, pinapaliguan namin siya everyday para iwas sa heat stroke. Tapos binibigyan din namin siya ng ice. Ngayon, hindi siya pwede mag-aircon muna. Wala man ng aircon kasi lockdown ngayon, no work, no pay. Diba? Eh ngayon, everyday pa siyang maliligo. So, good luck sa water bill namin. Pala, may regla siya. Sumabay pa yung shedding niya. So, pagkakalam ko, bago sila mag 1 year, nag-shedding na sila. Before silang magka-regla. Pero siya kasi, sabay. Tapos, nag-shedding siya. Yung balahibo niya, as in, sobrang dami sa buong bahay. So, meron din sa mga damit natin. Minsan sa higaan, sa sofa, sa mukha nyo, sa bibig nyo. Tsaka minsan sa pagkain din. Hindi nyo nalalaman na hindi nyo namamalayan na nakakain nyo na pala yung balahibo. So, ginagawa namin is palagi din namin siyang binabrush. Kasi pag binabrush nyo, sumasama din yung mga lagas-lagas niyang balahibo. Ganun. Or mag-vacuum kayo. Lagi kayo magwalis nga pala kasi syempre, kung especially sa may mga ano dyan na ang tawag doon yung hika. Kailangan laging ano, maglilinis sa bahay. Swerte nga pala namin kasi si Winter ano, sobrang clingy niya, as in super duper clingy. So si Winter, sa sobrang clingy niya, hindi namin alam kung husky ba talaga yung nabili namin. Kasi ang makakalam ko na ang husky is very playful. Magaslaw. Yeah, magaslaw. Pero siya hindi. Parang tupa. Yun, parang tupa nga daw. Tapos, sa iba kasi, mostly ng husky, kagaya na nga sa iba, na grabe kung iwan mo sila sa bahay or iwan mo lang sila dyan. Lahat ng gamit nyo, masisira, wasak yan. Kung aalis kayo ng bahay, iwan nyo lang sila, ano yan, pag-uwi nyo, parang pinagin na yung bahay nyo. Ganun sila ka-wild. Yung mga slippers, mga papel-papel dyan, yung mga wire, sakat, yon lahat yon kinakagat-kagat nila, as in. Pero siya, very, ano siya, mabait, kasi nung iniwan namin siya before, nung 3 months, ba? 3 or 4 months, lagi kaming maalis, minsan nabukutan ng groceries, tapos sinabutan na kami ng gabi. Pag uwi namin, lagi nila sa surprise na wala, hindi makalat, nakaigalap siya, ganun. Ano lang naman sa kanya yung pupula, wiwi, ganun lang siya. Kaya sobrang lucky namin sa kanya. Diba, Winter? So, bago kayo bumili ng husky, pag-iisipan, kailangan makapag-decide muna kayo kung para sa inyo talaga yung husky. Kailangan pag-aralan nyo muna, alamin nyo muna yung mga do's and don'ts ng husky. So, i-share namin sa inyo kung ano. Ito yung paligo. Ito yung shampoo niya. Ito yung narecommend sa amin ng vet.
na wala pa kasi siyang 1 year, 8 months na siya, no? So, ito yung na-recommend sa amin. Magtatanong po kayo ng sa vet nyo kung ano yung okay na shampoo para sa dog nyo. Next, ito nga pala, Perla White. Highly recommended to para sa mga gusto na sobrang puti ng baby, ay ng fur baby nyo. Kasi, tsaka pang patanggal siya na yung paninilaw niya. Yun. So, okay siya, safe siya, tapos, ano, basta gaganda yung balahibo niya. Kailangan lang to the man love. Oh, ay 5 to 10 minutes nga pala siya. Kailangan i-ano. Kababad. Oo, nakababad. Tapos, next, ito lang, toothbrush and toothpaste. Eh, kahit ano naman siguro, no? Or, depende. Tanungin nyo na lang sa vet. Sa vet niyo, para sa doggy niyo. So, papakita na namin sa inyo kung paano namin siya papaliguan. Let's kaja! Ligo time! Woo! Atale, my God. Ay, nandiyan. Are you excited? Ligo na naman, baby. Tinatali pala namin siya sa CR para walang kawala. Endorser si Daddy. Hindi sila mabaho, di ba? Kahit wala silang ligo ng 3 weeks, mabaho pa rin sila. Pag nasa bahay lang pala, mabaho pa rin niya. Except nga lang ngayon kasi nire-regla siya. Dalaga na si Winter. Dalaga na baby na.